April 1, 2011. Isang bangkay na babae ang natagpuan sa ilalim ng tulay sa barangay Mayapa, Calamba City. Tatayo ko, tago ko doon para hindi ka ako makita. Nung maamoy ko na malansa, ayun, pala patay na. Nung matanggap namin yung report ng barangay Mayapa, barangay official ng Mayapa, na meron daw decapitated body doon sa Slex. Ayun nga, natukusan namin na putol-putol ng katawan. Sino at ano ang pagkataon ng babaeng ito? At bakit humantong sa karumaldumal na krimen ang kanyang naging kamatayan? Sabi ko, magpagawa na kami ng mga flyers ba na missing siya, ganun. Sabi ng mama ko, bakit? Ba't nyo inaano nawawala yung kapatid mo? Baka may pinuntahan lang. Sabi, hindi ko lang madiretso sa mama ko na hindi, iba na to eh. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating balikan ng bawat pangyayari at tuklasin ang buong katotohanan sa Camille Mamaclay murder, the Chop Chop Lady. Dito sa Crime Klasik. Dahisais anyos pa lang daw noon si Camille na masubok ang katatagan nito sa bahay. Maaga itong nabuntis at naging isang dalagang ina. Mag-isa raw itong itinaguyod ang pagpapalaki sa kanyang anak. At sa hirap ng buhay, pikit mata niyang sinubukan ang pagpasok sa mga bars bilang isang GRO para lamang magkaroon ng pantustos sa mga gastusin sa anak. Nung nawala ng sustento yung tatay ng anak niya, piling niya pabigat siya. Tapos nalaman niya yung mga kaibigan namin, yung mga kababata namin, nagtatrabaho sa isang club. Nagtanong siya, baka pwede siya doon. In-explain sa kanya nung kaibigan namin na kung ano nga kalakaran ng trabaho doon. Pumayag naman siya. Masinop daw si Camille lalo na pagdating sa pera. Oo, kumusta ka na? Eto, okay naman. Oo, ganda na pera mo ng ko. Thank you, ate. Mabilis daw itong nakaipon, kaya't maging ang panggastos ng kanyang pamilya, kanya na ring inako. Kung makaluwag-luwag naman, babayaran ko naman. Kasi nakakapagalan na kasi. Siya talaga, mula nung namatay yung papa ko, siya na yung tumayo. Tahimik si Camille. Pero ramdam mo kung ako yung favorite niya. Lalo nung nagtrabaho na siya. No? Dahil niya kami binibigyan ng pera. Makain kami sa labas. Typical na kapatid. Pero hindi siya nagkwento ng kahit ano sa akin. Wala. Hindi niya kanuwento. Sobrang bait na yung wedding ring ko, in-offer niya. Sagutin niya raw. Brad. Yes, sir. Sir, sir. Naging paborito raw si Camille ng mga guests sa bar ng kanyang pinagtatrabahuan. Imposible raw na mabakante siya bawat gabi. Kasi malakas po siya talaga sa Koreano. Minsan pagpapasok pa lang yan, may guest na. Minsan tatlong guest, dalawang guest. Hindi po talaga siya nasisiro, bihira lang. Kasi magaling siyang mag-entertain, tapos magaling siya makisama kasi nga mabait siya. Kaya lagi siyang marami siyang contact na guest, kaya hindi siya nawawalan. Lahat daw ng mga nangyayari sa kanya sa trabaho ay naikukwento nito sa kapatid na si May. Palagi rin daw nitong ipinapaalam sa kapatid kung saan at kung sino ang kasama nito sa tuwing lalabas ito pagkatapos ng trabaho. Halimbawa, papasok siya ng work. Kamustahin ko? Musta, papasok ka ba? Oo, papasok ako, ganyan. Tapos, siguro pagdating ng gabi, ako naman yung mag-detect sa kanya. Kamusta, may guest ka na ba? Sabihin naman niya kung meron o wala. Or sabihin niya may guest na ako, ganyan. O next time naman uwi, sabihin ko sa kanya. Alam mo naman, may anak ka naghihintay sa iyo. Sabihin, hindi naman siya nagpapaabot ng tanghali. Pinakalate mo yung 9 a.m.
sa consistent siya mag-text. Oras-oras kung hindi siya busy sa trabaho. Kaya naman, laking pagtataka raw nila nang hindi umuwi at nag-text si Camille noong umaga ng March 31, 2011. Nag-text ang mama ko. Sabi niya, text mo nga yung kapatid mo or tawagan mo kasi umaga na hindi pa siya umuwi. 7 a.m. yun. Na hindi naman usualing ganun. Ilang beses din daw tinawagan ni May ang cellphone ng kapatid. Ngunit hindi na raw nila ito makontak. Dito na raw sila nagsimulang mag-alala para kay Camille. Nabot ng gabi. Sabi ko, iba na to kasi posible na yung umaga hindi siya magti-text sa mama ko kung nasan siya, kung sino kasama niya, kung uuwi na ba siya. Sabi ko, pag nag 9 a.m., 24 hours, iba na yun. Sabi ko, kinakabahan na ako. Tinext ko na agad ang ate ko. Sabi ko, 10 p.m. na, 24 hours nang wala si Camille. Sabi ko, iba na to, iba na yung kaba ko. Nabot ng hating gabi, wala pa rin. Hanggang sa madaling araw, umiyak na ako kasi iba na yung kaba ko. Dahil nga alam ko yung trabaho niya, baka mamaya may nangyari na. Dito na raw nagdesisyon ng pamilya na i-report na sa pulisya ang pagkawala ni Camille. Galunos-lunos ang itsura ng katawan ng babae ito na tatagpuan sa kanlubang exit sa South Luzon Expressway kahapon. Lahat ng laman loob ay nawawala. Ang tanging natira sa katawan ng biktima ay ang kanyang mga braso at kamay, dalawang paa at ulo. Maaaring ito po ay ginawa sa ibang lugar, gawa dun sa supot lang eh. Noong April 1, 2011, bandang alas 5 ng hapon, habang dumudumi raw noon ang jeepney dispatcher na si Ramil Torres, isang hindi pangkaraniwang amoy ang umagaw ng kanyang atensyon. At sa kanyang pag-uusisa, tumambad sa kanyang harapan ang pinagpira-pirasong bangkay ng isang babae. Tataya ko doon, nagtago ko doon para hindi ka ako makita. Maanoan ko na, naamoy ko na malansa. Ayun, pala patay na. Sabay takbo ko, tinawag ko yung mga kasama ko bago yung barangay. Ayon sa medical legal, putol ang ulo ng bangkay. Nagkahiwalay din ang dalawang braso at binti. Wala ang lahat ng lamang loob. Tinalupan din ang balat. Nagtamo rin daw ito ng 37 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan na naging sanhi ng kamatayan nito. Halos isang linggo ang hinintay ng mga otoridad bago ito tuluyang nakilala. Ate, kayo na lang po kaya pumasok. Kasi parang hindi ko kaya, parang nasasaktan ako kung ano-ano yung makita ko doon. Dahil buo pa rin ang ulo ng biktima. Personal na kinilala ng kanya mga kaanak na si Camille nga ang natagpo ang bangkay. Sa madugong sinapit ng bangkay, ano ang naging motibo ng suspek upang patayin ang dalaga? Sino ang maaaring may kagagawan sa pagpatay kay Camille Mamaclay? Ayon pa sa sinumpaang salaysay ni Bernie, langos ay pinagbabawal na gamot ang dayuhang kasama ni Camille base sa paraan ng pagsasalita at pagkilos daw nito. Si Bernie rin ang naglarawan sa mga investigador ng itsura ng huling lalaking kasama ni Camille nang sumakay ito ng taxi. Sa paraan daw ng pagpatay kay Camille, hindi matukoy ng pulisya ang maaring motibo ng suspect sa pagpatay. Ngunit sa ilang impormasyong kanilang nakalap, isang di kilalang lalaki daw ang huling nakasama ng biktima. Paano pagtatagni-tagniin ng mga otoridad ang bawat ebidensya at may pag-asa pa kayang matukoy ang taong nasa likod ng karumalduman na pagpatay kay Camille? Ayon sa ilang taong huling nakakitang buhay si Camille, sa pagitan daw ng alas 6 at alas 7 ng gabi noong March 31, 2011, isang foreigner daw ang nakita nilang kasama nito
Huli ko siyang nakita alas 3 ng madaling araw. Nakaupo siya, mag-isa nakayuko. Nakapula siya. Nagte-text siya. Nakayuko siya, nagte-text siya. Naka-red siya. So, umikot kami, dinaanan namin siya. Lumabas na rin kami. Nang nakita kong palabas sila sa LA Cafe at hindi ako nag-atubiling, isakay sila ng taxi at iparan ng taxi. Huminto ang taxi, binuksan ko ang taxi at sinabi ko, "Sir, taxi, it's a meter." "Sir, thank you very much." Ang sagot sa akin, "Dirty finger." April 6, 2011. Anim na araw matapos mawala si Camille. Nakatanggap ng tawag si May na kapatid ni Camille. Hello? Mula sa Radyo Veritas reporter na si Arlene Mariposke. Isa si Arlene sa mga unang rumesponde sa natagpo ang chop-chop lady. Ma'am, mukha po kasing kamukha ng kapatid ninyong nawawala. Hindi yan yung kapatid ko. Nawawala lang ang kapatid ko. Saka pwede ba? Ang layo-layo ng Kalamba. Paano siya mapupunta dyan, no? Actually, nung nakita ko siya nung April 1, nung gabi, sinulat ko na siya. Then, sinabi ko dun sa nang kumukuha ng news sa amin na yun nga, minakuha ang chop-chop lady. Sabi sa akin, "Arlene, i-write sulat mo, tapos ipadala mo sa akin yung picture." So, pinadala namin agad yung picture. So, sinulat niya, inilagay niya agad sa website yung picture ni Camille, saka yung sulat ko. Tatlong araw matapos mailathala sa kalamba.ph ang naturang insidente. Nakatanggap naman ang mensahe sa kanyang Facebook account si Arlene mula sa isang Fiona Ocampo. Bigla may nag-message sa FB ko na sabi nga baka yun yung nawawala niya na kaibigan. So ang ginawa niya, inala niya yung picture ni Camille sa akin. So nung nakita ko yung picture pala ni Camille, kinabahan na ako. Sobrang kaba kasi nakita ko yung mukha niya, yung ulo niya. Doon tapos nakita ko, kaso yung ulo ni Camille nung chinap-chap siya, kulot. So ang pagka-describe ko talaga, kulot. So nung nakita ko, sabi ko, pag inunat, yun na yun. Ipinadala raw nito kay Arlene ang numero kung saan maaaring matawagan ang pamilya ni Camille upang ito ay kumpirmahin. Sisend niya raw yung picture nung na-chop sa email. Sabi ko, ayoko, wag sa akin. So kinausap ko yung asawa ko tsaka yung kapatid ko na kayo na lang mag-check. Pero sabi nila, ba't kailangan i-check? Hindi naman si Camille yun. Sabi ko, wala namang mawawala eh. Sabi ko, kung hindi siya, hindi, di ba? Masusi raw nilang pinagmasdan ang larawang ipinadala ni Arlene. Kinilabutan daw sila na makitang may pagkakahawig kay Camille ang bangkay na nasa larawan. Agad daw silang pumunta sa Laguna para personal na makita ang nabalitaang chop-chop lady. Nung papunta kami doon, sabi ko bigyan niya ako ng sign. Kasi deboto si Camille lang nasa Reno eh. Ako hindi naman kaso, siyempre, sa mga ganyan sitwasyon, siyempre, puro dasal na lang asahan mo. Sabi ko, bigyan mo ako ng sign sa Nazareno, sabi ko. Pagbaba pa lang namin, yung pangalan ng funeraria na Nazareno. Nung nakita ko yun, di pa ako nakakababa ng kotse. Nakita ko yung pangalan ng funeraria, inulit ko pa. Sabi ko, Eli, ano pangalan ng funeraria? Sabi niya, Nazareno. Kasi parang hindi ko kahit. Pinanghinaan ng loob si May. Kaya't nagpaiwan siya sa labas ng punerarya at tanging ang mga kapatid at asawa na lang nito ang pumasok sa loob. Karamdam, hindi ko ma-explain. Walang mag-isa yung pumasok ng funeral. Daan ang makabaho, nandun siya. Nasa kabaho siyang ganito kalaklak. Nakatakip lang ng tela yung katawan niya. Ulo lang. Yung mukha niya, walang tama. Walang suga, buo, si Camille. Dito, tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na kinahantungan ni Camille. Pleto, buto. Ito, buo. Kamay niya, daliri niya, bilang kamay niya. Tanggal yung dito niya sa leeg niya. Tanggal yung sa balakang niya, sa hita niya, yung tuhod niya hanggang binti niya. Tapos yung paa niya na lang buo, pero yung katawan niya, buto lang. Wala yung mga katawan at para siyang tinapa eh, kasi in-scrape yung mga laman niya eh. Pero wala kaming traces na mga internal organs, walang internal, puro buto lang. Tapos yung laman niya parang tinapa eh. Tapos
ulo lang. Wala rin yung mga muscles niya eh. Wala rin eh. So sa yung kanyang yung dibdib niya, yung mga appendages niya, wala ang mga muscles. Palagang buto lang. Wala yung muscles, wala yung internal organs niya. Naging malaking palaisipan tuloy sa mga investigador kung bakit ganun kabrutal ang sinapit na pagkamatay ni Camille. Kaagad kumilos ang Calamba City Police para malutas ang kaso. Subalit walang testigo makapagtuturo sa kung sino ang nakitang nagtapon ng mga labi ni Camille bukod sa CCTV camera. Baba nang mayroong tumigil doon na isang sakyan, kaya lang malabo sa CCTV ng ano eh, ng mates eh. Di namin masum yung plaka eh. Dahil sa mailap ang mga ebidensang magtuturo sana sa pagkakakilanlan ng mga sospek, idinulog na rin ang kaso sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Camp Crame para higit na mapadali ang paglutas sa kaso. Sa kanilang inisyal ng pag-iimbestiga, maaring isa sa mga naging customer ni Camille ang may kinalaman sa kanyang pagkawala. Pa-relax lang ba? Wala ba si Mrs.? Alam naman natin ang trabaho ng GRO. Kung sino-sino ang mga lumalapit na customer diyan, kung sino-sino ang nakikipag-usap diyan. Nahihirapan din tayong mag-identify kung sino ang may kagagawa niyan dahil marami silang mga kaibigan, o marami silang mga tinatawagan, at meron ding mga dumarating sa kanila na hindi nila kilala. Sa patuloy na pangalap ng mga testimonya sa mga kasamang GRO na natakot magpakilala, isang dayuhan daw ang huling nakasama nitong lumabas ng bar kung saan nagtatrabaho si Camille. March 30, 2011, pumasok si Camille doon sa ano, sa LA Cafe. Noong March 31 ng umaga, nagkaroon daw siya ng ano, ng customer. Kinuha siya para sa hindi natin alam kung saan siya dadalhin. Sumakay siya sa ano, sa taxi. May mga nakakita na kasama siya ng isang unidentified person. Sumakay siya doon. Mula noon, hindi na siya nakita. Bagay na tumugma sa saraysayin ni Bernardo San Agustin, ang taxi dispatcher na siyang pumara ng taxi para kina Camille. Doon sa ano, sa investigation namin, dalawa lang sila din sa taxi. Hindi natin alam kung saan sila pumunta. Ayon pa sa sinumpaang salaysay ni Bernie, langos ay pinagbabawal na gamot ang dayuhang kasama ni Camille base sa paraan ng pagsasalita at pagkilos daw nito. Si Bernie rin ang naglarawan sa mga investigador ng itsura ng huling lalaking kasama ni Camille nang sumakay ito ng taxi. Ito ang pinagbasihan ng cartographic sketch na ipinalabas ng Calamba City Police. Para sa akin, siguro kilala niya. Kilala niya yung gumawa sa kanya noon. Nararamdaman ko. Nararamdaman ko, kilala rin namin siya eh. Kaya lang, hindi ko lang masabi kung sino. Kasi sa ginawa niya, sa katawan, alam mo yung malinis yung mukha niya, walang galos. As in, wala. Kasi sabi ko, siguro kilala niya yung gumawa niya sa kanya. Hindi ko lang alam kung bakit niya ginawa yun. Sa pagpunta ng mga kapatid ni Camille para kunin ang bangkay sa punerarya, sumama raw ang ilan itong mga kaibigan. Kabilang din daw dito ang lalaking kanilang pinagsususpetsahang may kinalaman sa pagkamatay ni Camille. Alam pala namin to, bakit di namin sinabi? Kasi nito na lang namin napapagtagpi-tagpi yung... Kailangan nating mangalap ng mga ebidensya na makakapagturo direkta doon sa may sala. Ano ba to? Parang tao ba yung gumawa? Hindi tao ang gumawa. Mga grupo, hindi lang isa. Sa akin, baka sa tingin ko, baka mayroong mga nagtitinda ng mga internal organs at isa ito sa nabiktima. Sa paglabas ni Bernie at ng kanyang testimonya, nagkaroon ng mukha ang suspect na pumatay at tumadtad sa katawan ni Camille. Pero para sa mga kapatid ng biktima, malayong malayo raw ang cartographic sketch na unang ipinisenta sa publiko at media sa tunay na pumatay kay Camille.
May naikwento raw kasi ito tungkol sa isang lalaking naging customer daw nito sa bar. Isang beses lang siya nakapagkwento, siguro a week bago yung mangyari yun. Sabi niya, alam mo, meron dito ako naging guest. Diyos ko, alam mo yun, ultimo bahay natin, napuntahan niya. Sabi niya gano'n. Sabi ko, bakit? Hindi ko ba alam doon? Sabi niya, stalker ko yata yun. Sunod-sunod eh. Alam mo yun, pagpasok ko ng trabaho, hanggang pag-uwi ko. Ang sabi ko kay Camille, masama na yan. Baka mamaya, iba na gusto niyan sa'yo. Sabi niya, ewan ko doon. Mukhang hindi naman, sabi niya. Pero lagi niya kawang ito yun yung madalas sumunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Hindi na lang din pinapansin. Ayon kay May, Taiwanese raw ang lalaking ikinuwento ni Camille na palaging nagbabantay at sumusunod sa dalaga. Taiwanese daw, pero ayon sa CIDG, kinonfirm nila sa immigration, hindi daw siya Taiwanese kasi wala namang ganung pangalan na ganun yung mukha. So hindi ko alam kung ano talaga pangalan niya at katauhan niya. Pagkakaalam ko, parang dito siya pinanganak. Pure Tagalog, parang ano, normal lang na Pinoy, ganun. Naging masugi daw na manliligaw ni Camille ang Taiwanese. Sa katunayan, naging kaibigan pa raw ito ng kasamang GRO ni Camille. Hindi naman naging sila, although sinasabi niya itong stalker niya sa mga kaibigan namin na mag-on daw sila. Na sinasabi naman ni Camille na hindi. So, assuming lang siya. Kamu ganun yung klase ng trabaho ni Camille. Pera niya dinahan si Camille. Pati yung mga friends ni Camille. Tapos, mga friends ni Camille na binigyan niya ng pera, sinisingil niya, si Camille hindi. Kwento ng mga kasamahan ni Camille sa bar. Nahilig daw noon si Camille sa pagkakasino, kung saan malaking pera ang pinapakawalan nito sa isang gabing tayaan. Naglalaro kami, minsan papasok siya, magdadala siya ng pera, mga 20 mil, tapos ubos agad yung pag natalo siya, syempre maghahabol siya. Tapos ano, pagka minsan pag nagkakagay siya, laro na naman kami. Sa kasino rin daw nila nakakasama ang lalaki kung saan ito mismo ang nagbibigay sa kanila ng perang panglaro. Pero kinalaunan, siningil na rin daw sila ng dayuhan. Ang kwento po sa akin ni Camille, hindi daw, nagulat daw po siya, binigyan po siya ng 11,000. Ang text po sa kanya, bibigyan siya ng 9,000. Nagulat din daw siya, naging 11,000. Tapos bandang uli, sinisingil na pala siya. Pati kami din, pinautang din niya kami. Tapos sinisingil niya na kami. Sa aming panayam, tumangging pangalanan ng mga kasamahan sa trabaho ni Camille ang lalaki. Dahil ayon sa kanila, nakatatanggap sila ng mga pagbabanta sa kanilang buhay sa tuwing nagsasalita sila tungkol sa kaso ni Camille. Ayon kay Arlene, maaring ito rin daw ang nag-message sa kanya upang matuntun ang kapatid ni Camille na si May. Nung nag-ano kasi si Fiona na, ikaw ba yung Arlene Maripos? Sabi ko, ako yon. Ikaw yung nagsulat tungkol sa chap-chap. Pwede bang, ano, yung, kasi ito yung nawawala naming kaibigan, si Camille nga, baka pwedeng pagkumparahin. So sabi ko, parang sinabi niyang ganun, sabi ko, pwedeng mag-usap lang tayo sa YM kasi hindi ko naman siya kilala eh. So hindi agad siya sumagot. Ang tagal kasi ng sagot niya. Kasi kinukulit niya tungkol dun sa chap-chap lady, yung reporter. Hindi siya iniintindi, pero nagpadala siya ng picture ni Camille ng buhay. Binigay niya pa yung contact number namin. Kontakin niyo itong pamilya na to. Sa pangyayaring iyon, kaagad pinagdudahan ni Arlene ang katauhan ni Fiona. Naisip daw niya, ano ang maaaring nagtula kay Fiona para maisip na ang chap-chap lady na nakita sa kalamba at si Camille ay iisa. So parang naisip ko lang na sa lawak naman ng Pilipinas, di ba? Parang ikaw ba maiisip mo na yung chap-chap lady na nakuha eh siya yun, di ba? Sa pagpunta ng mga kapatid ni Camille para kunin ang bangkay sa punerarya, sumama raw ang ilan nitong mga kaibigan. Kabilang din daw dito ang lalaking kanilang pinagsususpetsahang may kinalaman sa pagkamatay ni Camille. At tinanong ako ni Fatima kung paano ko nalaman. So sabi ko, may nag-message sa FB ko yung Fiona Ocampo. So sabi nga ni Fatima, yun daw yung stalker itong ni Camille. Alam pala namin to, bakit di namin sinabi? Kasi nito na lang namin napapagtagpi-tagpi yung storya. Yung mga pwede, yung mga conclusion namin, na bakit nawala siya nung nawala si Camille.
lumutang siya nung nakita na si Camille. Tapos siya pala, ang ginagamit niya pang pangalan sa Facebook, babae, lalaki siya. Malakas ang hinala ng pamilya Mamaclay na ang lalaking ito nga ang maaaring makapagsabi sa tunay na nangyari ng gabing mawala si Camille. Pero para sa mga otoridad na humahawak ng kaso, hindi pa rin ito sapat para makapagsampa ng isang formal na kaso. Wala raw kasing direktang ebidensya na nagtuturo rito na may kinalaman siya sa pagkakapatay kay Camille. Nahihirapan talaga tayong magsampa ng kaso kasi kung magsasampa tayo ng kaso na walang testigo, alam naman natin yung mangyayari na mababaliwala ito sa korte. At bagamat nababagalan ng pamilya Mamaclay sa pag-usad ng kaso ni Camille, umaasa pa rin sila makakamit nila ang katarungan para sa chinap-chap na kapatid. Napaliginipan ko siya. Sabi niya okay na daw siya. Niyakap niya lang ako. Sabi niya tanggapin mo na lang na wala na ako. Sabi niya. Masakit kasi si Camille nung unang-unang chap-chap lady na ganoon. Diyos ko, sandin nila yung puso niya. Yung puso niya na nandun yung love niya sa amin. Yung pagmamahal niya sa akin. Sa anak niya, sa mama ko, sa nila dinala. Diba? Sana ni-rape mo na lang. Sinaksak mo sa ulo, ba't ganun? Wala kang tinira. Nasaan? Pag nabigyan mo ng katarungan, pag nahuli yung humawa nito, hindi niya na ito na magagawa kasi masakit mawala. Namahal mo sa buhay na ganun yung ginawa. Hanggang sa ngayon, katarungan pa rin ang hangad ng pamilya ni Camille. Ngunit sa kasalukuyang estado ng kanilang kaso, tila mailap pa rin ito sa kanila. Kaya't patuloy na nanawagan ng kanyang pamilya sa sinumang may nalalaman o di kaya'y makapagbibigay ng impormasyon ukol sa kaso. Magandang gabi! Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Klasik.